paps. Ngayong araw pala, tuturuan ko kayo kung paano mag-paint ng drum brake dito sa Toyota Vios natin. So, ano ba yung mga kailangan nyo para ma-paint itong brake drum natin? So, ito yung mga kailangan natin para natin ma-paint yan. Kailangan natin ng high temp spray paint, yan, Bosni. Nakalagay dyan rated ng number na 1,200 high temp. So, yun yung unang kailangan natin. So, natin kailangan dito, yan, brake cleaner. Kailangan natin yan. Sunod natin, since paint yan, kita nyo naman, paint remover ng Bosni. Yan. So, ito yung mga kailangan natin. Ano pa kailangan natin? Kailangan natin ng liha. Ayan. Gagamitin ko rito 120 grit. Pero, minsan gumagamit sila. Pwede kayong gumamit rin ng 300 to 500 grit. Tapos, ito, metal brush. Yung metal brush ko, ito kasi, ano to, pang ano to. Wala ko yung mas maano. Mas maganda yung mas dikit-dikit na metal brush. Ito, pantanggal ko lang to ng mga ang kalawang. So, ayan. Yun yung mga kailangan natin. Oh, nakalimutan ko mga paps. Kailangan natin ng basahan. Kailangan basahan, pabulis dyan. Okay. Simulan natin mga paps. Okay mga paps. So, bago natin simulan to, syempre nakikita nyo naman, may luma siyang paint. Ito yung brake drum natin. Yan, nakita nyo. Yan. May luma siyang paint. So, ang gagawin natin ngayon is, una, tatanggalin natin yung mga ano niya, yung mga dumi niya. Yan. Pwede tayong gumamit itong metal brush. Tanggalin nyo lang yung mga ano, mga dumi-dumi na yan. Yan, yung mga kalawang na nag-ano. Tatanggal siya. Tatanggalin nyo lang yung mga dumi. So, kapag natanggal lang nyo na siya ng, ano, ng dumi dyan, sa gilid dyan, eto. Natanggalin nyo na. And next natin, tatanggalin natin yung paint. So, dyan, pwede kayong gumamit ng ano, ng grinder, pang tanggal, o kaya liha. Kaso, tsatsagayin ba natin yan? Siyempre, gamit tayo ng paint remover. So, lagyan lang natin yan. Sprayan natin yung mga yan. So mga paps, lumipas na yung ilang minuto, napansin nyo, parang humuhulas yung ano niya, yung paint niya. So ang gagawin natin ngayon, i-scrape natin siya. So kung meron kayong pang-scrape na sa pang-paint, yan gamit kayo. Yan, mas kuha kayong basahan yan. Ito gagamitin ko na lang kasi wala akong pang-scrape ng paint. Ayan. Okay mga paps, so ayan na, nakadkad ko na siya, yan yung mga paint na yan, yan, so tiyagain nyo lang, at least kahit paano nabawasan yung paint niya. So ang next na gagawin natin, since nabawasan na yung paint niya, lilihain natin siya. So gagamitin ko rito, paalala, 100 grit to, para... Ito yung available lang sa akin ngayon eh. Pero pwede kang gumamit ng 300 to 500 grit. Depende sa inyo. So, isasand ko na siya. Ayan. Okay, mga paps. Bali, nalinis ko na siya. Ayan. Nalinis ko na siya at saka yung, ano, yung loob. So, ang ginawa ko, yan, chinaga kong lihain yan. Tapos nun, ito. Niliha ko rin to.
So ito naman, nagagawin natin dito, bago natin siya i-paint, nakita nyo to, ito, ito side na to. Lalagyan natin siya ng masking tape. So, para maprotektahan siya bago i-paint. So ayan mga paps, lagyan ko na siya ng tape. Na ipapaint na natin siya. So sa pagbibid ito, paganun lang. Unahin muna natin yung baba. Paganun lang. So practice muna natin. Ayan. So, paint na natin ito mga paps. Ayan. Unang coat lang. Ayan. Para pantay siya mga paps. Okay, yun yung ano natin, unang coat natin. So mag-antay tayo ng 15 minutes. Lalagyan natin ang second coat natin. Okay, mga paps, lumipas na yung ano, 15 minutes. So apply na natin yung second coat dito. So bago natin apply second coat, ganito muna gawin natin. Paligtarin natin siya. So bakit ko binaligtad? Para kahit paano ma-apply yung ibang hindi naabot ko rito. Kantay ulit tayo ng 15 minutes. Next natin gagawin, yung ilalim naman, yung pinakaharap nyan. Yun ang lalagyan natin. Okay, mga paps. Okay na yung ano, 15 minutes. So, okay na yung coating nyan. Next natin, yung coating naman sa baba. So, yan. Ito yung sa harap natin. Yan. Gagawin natin, spray natin yan. Tulad rin kanina, Pag ganun. So, first coating muna tayo, mga paps. Kahit light lang yan, okay lang yan. So, ayan yung first coating natin. Kaantay ulit tayo ng 15 minutes para second coating. Okay mga paps, lumipas na ang 15 minutes, so isa second coat na natin siya. So bago natin siya i-second coat, baligtarin uli natin siya. Yan, ikutin uli pala natin siya. Yan. Yan. So, second coating, aligin uli ito. Kinulit. Yung second coating natin. So, magantay ulit tayo ng 15 minutes para sa third coating at last coating natin. So, ito na mga paps. Last coating na tayo. So, gagawin natin ngayon, kukutulin natin siya ng pagano'n. So, light lang rin. Ayan. So, kompleto na natin yung third coating. Gusto nyo, may mga bakante dyan, i-coat nyo na lang sa gilid. So, once na makompleto nyo na yan, i-bake na natin siya, papainitan na natin siya. So, papatuyin natin to, siguro mga isang oras sa dalawang oras para talagang tuyo-tuyo siya mga paps. So, ayan mga paps, lumipas na yung ano, yung isang oras. So, tuyo na siya. So, ang gagawin natin, bago ko ilagay uli sa gulong yan, tanggalin muna natin to, yung nasa loob. So, ayan. Tanggalin muna natin siya. So, ayan na siya mga paps. Nabalik ko na. Tapos mamaya, babalik ko na yung gulong. So, ganun lang kadaling mag-paint ng drum brake natin. So, pwede nyo gawin to kahit sa ibang sasakyan. Mas maganda kung gagamitin nyo yung high temp paint. So, pili na lang kayo. Ito pinili ko kulay black.
So paano mga paps, huwag nyo nga po nakalimutan i-like or subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng ganito mga basic na video. Simpleng video lang pero baka makatulong po. Basta muli mga paps,